dahil naging kapartner ka na namin, hayaan mong turuan kita ng tamang pamamaraan para gawin ang negosyo. Dahil ganap na retailer ka na, pinabati kita ng congratulations. Alam kong excited ka ng magbenta at kumita. Pero bago yan, hayaan mong turuan muna kita para di sumakit ang ulo mo at maiwasan ang mga problema. Ito naman ang magiging gabay mo. Ang Telepreneur Corp New Retailer's Guide, The Know-Hows. Sa unang hakbang muna tayo para talagang ma-master mo ang pasikot-sikot ng negosyo. Dahil retailer ka na, unang tanong, paano ba kumikita ang mga retailers? So, number one, kikita ka sa e-load selling or benta-benta ng load. Pangalawa, kikita ka rin kapag nag-activate ka ng mga kapwa mo retailer. At bago kita simulang turuan, mangyari lamang na isave mo sa iyong phone book or contact ang gateway numbers na ito. 8724 or 2012 kung smart, talk and text or sun user ka. Pero kung Globe, TM or Cherry user ka, pumili ka na lang ng isa sa mga gateway sa baba at isave mo sa phone book mo. Ito ang gateway ng Globe, TM at Cherry. Ito naman ang para sa Sun Cellular. At ito ang gateway para sa Smart, Talk and Text at ganun din ito. Ang gagawin mo, maaari kang mamili ng isa or dalawa sa mga numerong yan at yun ang isave mo sa phone book mo dahil lahat ng transaction command ay dyan mo isasend. Kung nasave mo na ang mga gateways sa cellphone mo, magsimula na tayo. Number 1. Paano mag-load sa mga customers? So, ang gagawin mo, pumunta ka sa right message ng cellphone mo at i-type ang mobile number, space amount, and send to gateway. For example, yan yung number, space 60, at send mo na sa gateway or sa 8724. Paano naman kung ang nil-load mo or ipinapa-load sa'yo ay promo code, yung mga anli-anli? Take note, kailangan lagi kang mag-refer sa loading guide mo dahil nandun ang mga product code. So, ganun din. Itatype mo lang din yung number ng customer. For example, all text 10, ang product code niyan ay 8010. And then, send mo na sa gateway. At yun ang matatanggap niya. Take note, pwedeng gamitin ang 8724 or 2012 kapag smart, talk and text, or sun user ka. Ngayon, kung hindi ka naman smart, talk and text at sun user, pwedeng gamitin mo ang 11-digit gateway. Paano naman mag-load ng same number at same amount? Halimbawa, may nagpapa-load sa'yo ng tatlong regular 150 sa Sun Cellular na magkapareho lang number na lo-loadan. So, ang gagawin natin, syempre, pumunta ka ulit sa right message ng cellphone mo at i-type ang mobile number, space amount, at send sa gateway. Sa unang load niya ng 150, ganito ang gagawin mo. Pero sa pangalawa, kailangan nang maglagay ng space A sa dulo. Bakit? Kasi pag hindi ka naglagay ng space A, automatic ay ma-filter yan ng system natin at babasahin niya lang yon as double send. So dapat may space A para pumasok yung pangalawang load. At sa pangatlo naman ay space B. So gagawin natin yan kapag magkakapareho lang ang number at amount na pinapa-load. And send mo na sa gateway. Take note, pag magkaiba naman ng amount, pero same number, ay di na kailangan ng space A. Sunod na tanong, paano naman mag-check ng load packet balance? Ang gagawin natin, pumunta ka ulit ng right message. And then, i-type ang BAL and send to gateway. Parang ganito, BAL at send sa gateway. After nyan, meron ka matatanggap na text confirmation kung magkano ang remaining balance mo. Pero, take note, may bawas na 2 piso sa load wallet mo every time na nagbabalance ka. Pero huwag kang mag-alala dahil after mo mag-load sa customer, automatic naman updated ang remaining balance mo. Sunod na tanong, paano mag-refund ng load na hindi pumasok sa customers?
So, ang gagawin lang natin sa right message, i-type mo lang yung word na help, space, RF, ibig sabihin niyan, refund, space, trace number, at yun ang send mo sa gateway. For example, help, RF, ayun yung trace number, at send mo na sa gateway. So, pag nakita ng mga IT natin na talagang hindi pumasok ang load, ay automatic i-refund niya ang load na nawala. Take note, ang help ay may bayad na 2 piso, pero good for 1 day na yon. Kahit more than 1 command or help ang gawin mo sa loob ng isang araw, ay 2 piso pa rin yon. Paalala ulit, ang refund natin ay valid lamang hanggang 3 araw. Sunod na tanong, paano naman mag-activate ng bagong retailer or ng kapwa retailer? Sa right message ulit, ang gagawin natin ay itatype natin ang word na act. Ibig sabihin yan, activate, space, SIM card number, / full name, / address. At yun ang isasend natin sa gateway. Take note, kailangan ay meron kang at least 150 na load packet para makapag-activate ka ng bagong retailer. Dahil ibabawas yun sa existing load wallet mo at maililipat sa ina-activate mong retailer. Yun naman ay magiging pambenta niya na sa mga customers niya. Kapag kulang sa 150 ang load wallet mo, ay di yun mapaprocess. So ano nga ba ang breakdown ng 150 na nabawas sa'yo? Yung 100 doon, mapupunta sa inactivate mong retailer. Pambenta niya na yon, all networks. Yung 10 piso naman, mapupunta kay TPC para sa ating system maintenance. At yung 40 naman ay mapupunta sa dealer na nag-activate sa'yo dahil kita niya yon. For example, naningil ka ng 500 na activation fee sa isang retailer. Yung 250 ton ay pwedeng load wallet na. Bakit? Yung 100 ton, matik na ikarga sa kanya. At kakargahan mo na lang ulit siya ng additional 150. Yung 50 naman, yun ay napunta kay TPC at sa dealer. Yung 200 naman, yun yung net income mo. Pero kung gagawin mong 300 ang load wallet, ang magiging net income mo lang ay 150. Take note, bawal ang underpricing lalo kung mas mababa sa 300 ang alok mong activation fee. Pwede kang ma-terminate kapag nalaman ng kumpanya o may nag-report sa'yo na nag-a-underprice ka. Ilang paalala na dapat ay lagi mong tatandaan. Number 1, ang 8724 at 2012 ay para lamang sa mga smart talk and text sa cellular user. Pangalawa, ang paggamit ng 8724 at 2012 ay free of charge. Hindi kailangang naka-unlimited ka. Pero, kailangan mong mag-load ng at least 5 pesos sa SIM card mo para hindi siya ma-deactivate. Pangatlo, pag ang 8724 at 2012 ay under maintenance, pwedeng gamitin ang 11-digit gateways. Pangapat, kailangan mo ng airtime load para magamit ang 11-digit gateways. Sunod na tanong, kaniyo naman pwedeng bumili ng load packet kapag naubusan ka na ng pondong pambenta. Number 1, una kang lumapit sa dealer na nag-activate sa'yo or system owner para ma-assist ka niya kaagad. Pangalawa, kung wala si dealer, hanapin mo naman ang pinakamalapit na mobile status sa area nyo or yung MS. Pangatlo naman, sa city status na available sa area nyo. Pero kung wala talaga, pwede ka namang dumirekta sa kumpanya, sa Telepinor Corp. At ito ang mga account name at account number ng kumpanya. Account name, Telepinor Corp. At mamimili ka na lang kung anong bangko yung malapit sa'yo. At dun ka mag-deposit. Ngayon, after mo mag-deposit, huwag na huwag mong kakalimutan na kunin yung resibo. Bakit? Dahil kailangan mong i-type ang format na to. Debt space date / time / amount / reference number or bank validation code / bank branch. Importante ang mga detail na yan. Bakit? Diyan binibase ng kumpanya kung talagang nag-deposit ka. After nun, isend mo na siya sa iyong dealer. Kung
Napaka-supportive na ang dealer mo at talagang nilaloadan ka. Wala naman sa MS or pwede try CS or pwede rin namang itirekta sa kumpanya. Take note, maghihintay ka lamang ng ilang minuto at may kakarga na sa'yo ang load credit or load wallet kapag tama naman ang spend mong format. Ito naman ang pinaka-importanting parte ng ating video. Bakit? Tuturuan kita kung ano ang mga gagawin mo kapag nagkaroon na ng problema or network problem. So, basic troubleshooting para hindi ka nag-aalala. Ang payo ko lang, huwag na huwag kang mag-panic. Bakit? Kailangan mo lang i-check ang mga bagay-bagay. Number one, i-check mo yung spacing. Baka kasi double space ka. Number, space amount. Automatic, hindi ipapasok dahil invalid. Pangalawa naman, i-check mo rin yung numbers. Baka yung tinype mong number ay mali sa number na binigay niya. So automatic, hindi niya talaga matatanggap yun. So ang gawin mo na lang sa mga nagpapaloob sa'yo, ipasulat mo sa papel para kung may mali man, hindi ikaw yung may kasalanan. Pangatlo, check mo rin yung signal. Baka kaya laging failed ang mga commands mo dahil mahina ang signal nyo. So ang gawin mo, maghanap ka ng isang area sa bahay nyo na malakas ang signal. Ang apat, i-check mo rin ang mga letters. Yung iba kasi, yung numbers ginagawang letters at yung letters ginagawang numbers. For example, yung 0 ginagawang letter O. So automatic, invalid yun at hindi yun talaga papasok. Next, i-check mo rin ang mga product codes. Yung iba kasi, gumagawa ng sarili nilang code na wala naman doon sa loading guide natin. For example, pinaka-common, yung combo 10. So, ang ginagawa nila, tinatype nila, number, space, combo 10. E pag-chinect mo yung product codes natin, wala namang combo 10 doon. Dahil ang code sa combo 10 ay CTC10. So, automatic, hindi yun papasok. Next, i-check mo rin ang load packet. Baka kaya hindi ka na makapag-load ay insufficient balance ka na or kulang na yung pondo mong pambenta. Next, i-check mo rin ang personal load. Lalo kung hindi ka naman smart user or TNT or Sun. Kung Globe, TM or Cherry ka, dapat talaga meron kang personal load para makapag-text ka ng command. Kung wala, hindi talaga may pag-process yun. Next, i-check mo rin ang inbox capacity. Baka kaya wala ka natatanggap ng mga confirmation dahil puno na yung inbox mo. So, i-delete mo na lang yung mga hindi importanteng messages. Next, i-check mo rin syempre ang downtime advisory ng kumpanya. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng maintenance. So, pag maintenance, hindi talaga natin magagamit ang loading platform natin. So, kung downtime po ang 8724 or 2012, pwedeng gamitin ang mga gateways. Next, promo subscription. May mga times na naglo-load sa inyo, nare-refund lang. Bakit? Maaaring kasi yung nagpapa-load ay hindi pa expired doon sa promo ang ginagamit niya. So, kailangan niya munang ma-expire doon para ulit maloadan ng same promo. Next, mobile data. Baka ma-encounter mo na meron nagre-reklamo sa'yo. Sabi niya, kakapaload niya pa lang, pero after 2 hours, hindi niya naman ginamit pero naubos. I-check mo, baka bukas ang mobile data niya. Kahit hindi siya nag-internet, basta bukas yun, automatic kakainin ang load niya. Next, text signature. Bawal po ang text signature sa ating mga command. Yung mga nasa dulo nakalagay, OG123, Beautiful 101, mga something ganon. So, bawal po yun dahil automatic, invalid command po yun. Next, syempre, check nyo rin po ang ginagamit yung gateway. Kasi mamaya po, hindi talaga gateway ng TPC yung sinisendan mo ng command. Yung iba po kasi ginagawang gateway, yung number ng apply nila o yung number ng asawa nila. So, hindi po talaga papasok yun. Binabati kita. Dahil natapos mo na ang first step sa negosyo mo. Tandaan, ang limitadong kaalaman ay limitadong kakayahan. At pag limitado ang kakayahan, ay limitado rin ang income. Lagi mong tatandaan na lamang ang may alam at iba ang may alam.
Ngayon, sa mga gustong malaman kung paano naman ang loading natin sa GSAT, Signal, Satellite, PLDT, SkyDirect at Pong TV ay nasa last part. Hindi ko na masyado i-explain dahil babasahin nyo na lang. So ito ang pamamaraan para mag-load ng signal. Ito naman ang pamamaraan para mag-load ng GSAT. Sundin na lang natin yung procedure. Ito naman ang way para mag-load ng satellite. At PLDT home wifi at ang PAP TV. Siyempre, ito rin yung way para makapag-load ka ng SkyDirect at iFlix. So, dito na nagtatapos ang ating Retailer's Guide Technical Video. I hope i-share mo to sa lahat ng kakilala mong dealer at retailer para mapag-aralan din nila at sabay-sabay tayong kumita. So, thank you so much guys. To God be the glory.